So what's up sa iyo kagulong, papakita ko sa iyo ngayon kung paano gawing blinker ang ating stock brake light. So yan, sa brake light natin yan, pag tinrigger natin yung brake, magbiblink blink siya. So ganito siya kapag stock pa lang kagulong. Yan, kapag tinrigger natin yung brake, yan, yung brake light lang talaga siya. So lalagyan natin siya ng flasher na may adjustable flasher para ma-adjust natin yung kanyang blink blink katulad ng mamahaling mga bulb. 50 pesos lang yung flasher na ito kaysa bumili ka ng mamahaling mga bulb. So yung una natin gagawin, hahanapin natin yung connection ng brake light kasi doon tayo magkakabit ng ating flasher. So step by step tutorial to para doon sa mga hindi pa nakakaalam sa mga color coding ng wire kung paano hanapin. So hanapin na natin yung sa pinaka taillight. Ito yung pinakamalaki. So ito, tatlong wire yan siya, isang negative tapos dalawang para doon sa taillight tsaka sa brake light. So kung hindi mo natin alam, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano hanapin. Hindi natin kailangan ng mga tester dito para malaman yung brake light switch natin ay brake light connection. So kailangan lang natin ng dalawang wire. So ipag-connect natin yung sa negative. Yan, tapos isang maiksing wire para naman doon sa pang-testing natin dito sa blue at pula kung saan dito yung brake light. So ngayon, unahin natin iti-test is yung red wire. Titingnan natin kapag tin-trigger natin yung brake light kung gagana siya. So sa mga hindi pa maalam sa wire, tandaan nyo lang na yung black, yellow or green is palaging ground yan. So yan, connect na natin yung red. Tapos i-trigger natin. So hindi umiilaw. So dito tayo sa blue. Ibig sabihin, ito yung blue yung ating brake light switch, brake light connection. So ayan mga kagulong, iti-test na natin yung blue na naman. So i-trigger natin yung brake. So ayan, gumagana siya. So ipakita ko sa inyo. So ngayon, yung blue na connection yung paglalagyan natin ng adjustable flasher natin. So ito na mga kagulong, kailangan lang natin ng wire para maitago natin yung flasher dito sa gilid ng motor para hindi siya maipit ng upuan. So yan, ganyan yung pagkagalagay niya. Itong flasher natin, sa hindi pa nakakaalam, mayroon siyang dalawang connection, letter B at letter L. So yung letter B means from battery, tapos itong isa papunta sa load or sa ilaw natin. Yan, yung letter L. So gagawin natin ngayon, puputulin lang natin itong blue na connection kasi dyan tayo magkoconnect ng ating flasher para magblink yung ating brake light. Okay, ayan, ito yung papunta sa battery, tapos yung isa naman papunta sa load, papunta doon sa ating ilaw. So ganito magiging itsura niyan. Yan, nakakabit dyan, nakapagitan dyan yung flasher. Pero lalagyan natin ng extension wire para maitago ko yung flasher doon sa likod, sa gilid. So ito na siya, yung letter B ang pinagkunikan ko ng black. Tapos yung sa load naman is yung red. So yan, ganyan magiging itsura niya. Nakakonek sa papuntang battery yung black. Nakakonek yung red papunta sa load o sa ilaw natin. So ito na siya kagulong, naikabit ko na. So i-adjust natin yung flasher natin na adjustable sa pinakamabilis. So yan, sagad. Paklockwise yung pinakamabilis niya. Trigger natin yung brake. Alright. Ang ganda ng blink niya. Kala mo mamahaling bulb. So sa handbrake naman. Okay. Kapag naman na i-adjust natin sa medyo mabagal na blink, iikutin lang natin ng counterclockwise. Yan. Konting ikot lang. So i-try natin. So ayan, medyo mabagal lang. So ayun lang kagulong, pwede ring hindi adjustable flasher ang gamitin dito para mas mura. Kasi yung adjustable mga nasa 60 pataas siya eh. Pero ang bili ko nitong sa akin, nasa 60 lang. Yung hindi adjustable siguro mga nasa 40 plus or 55. Pero mas magandang adjustable flasher para na-adjust natin yung bilis ng blink. So kung matutunan ka sa video ng ito kagulong, huwag mo kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para sa sunod pa natin mga uploads. Always ride safe!